Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, sir, may customer tayong Hyundai i10 2012 1.1 engine. Ang problema ni sir, umaandar tapos biglang namamatay diretso. Ngayon, iscan muna natin. Naka-on yung susi, naka-on yung dashboard. Wala namang check engine. Pero tingnan natin kung may fault code. Ayan. Tingnan natin yung fault code. Dalawang fault code. Sa engine lang, walang fault code sa transmission. Tingnan natin kung anong lalabas. Tagal. Makinis pa siya, no? Ayan. Trouble code, red trouble code. Yung unang trouble code is P0134. Present pending history. So, ang nakalagay, auto sensor circuit, no activity detect, bank 1, sensor 1. Tapos, P0122, present pending history. Throttle position sensor 1, signal circuit, low input. So, pwedeng ano to, pwedeng sensor mismo ang sira, or pwedeng sa ECU ang may sira. Okay? So, live data muna natin. Live data tayo sa throttle body. So, ang throttle body na ito, mga sir, ano to eh, pagka ganito sasakyan, hindi to electronic throttle body. Cable type to. Cable type ang throttle body. So, tingnan natin dito. Tapos, tingnan muna natin kung gumagana yung ano, throttle mismo niya pag inaapakan natin. Yan, mahalaga kung may live data. Bagong linis na rin yung throttle body niya. Ah, bagong linis? Medyo, basta nalinis naman. Parang December. Okay. Cam, adapt camshaft. After nun, gumanda nga yung takbo. Eh. One month, parang bumalik. Hindi gana lang yan, ganyan. Tingnan muna natin, ha. Yan. Target RPM, actual engine speed, tapos throttle opening. Yan yung mga tatamaan natin. Vehicle speed, di nakasama. Ford valve. TPS set point, accelerator pedal, position. Dito yan sa ilalim, yung APP. Indicate. Target. Indicate. Adaptive. Relative. Correction. Ayan, tingnan natin kung total emission misfire. Okay na. Okay. Tingnan natin yan. Yan. Naka 100% naman. 100%. 1-1 pala, hindi 100%. 1010 ang target RPM. Pagka-start na sasakyan. Apakan natin accelerator. Apak, hindi pa natin pina-start yan, ah. Hindi pa pina-andar. Tingnan natin kung nagbubukas. Yung accelerator pedal, gumagana. Test point, gumagana. Throttle open, dapat gagana yan. Tingnan natin. Apak. Sagad. Ayun, sagad. Parehas naman, oh. 86.3. Throttle opening yan. Tapos TPS set point. Tapos, accelerator pedal sensor dito sa ilalim. Yan o. Synchronize sila o. 86%. Yun, hindi siya bultahe. Tapos, bitawan natin ha. Bitaw dahan-dahan. Dahan-dahan. Yung bultahe ng throttle, meron din. Yan o. 0.2. Apak. Bitaw. So, gumagana siya, mga sir. Gumagana yung pedal, tapos yung throttle open, gumagana. Siyempre kasi cable type to. Gagana talaga. Start natin. Start. Ay, ayoko magat. Yun. Umandar, nag 2,000. Walang apak yan, ha. 1,000. Tapos, yun, nanginig. Yun, namatay. So, wala naman check engine. Di umilaw ang check engine. On. Check engine is on. Off. Ang check engine, buhay pa rin. Start natin. Start. Patay ang check engine.
Tingnan natin kung maapakan ba accelerator. Ayan. Ay, wala. Parang ano? Parang nalulunod. Lunod na puta. Ayaw, pumuputok. Parang ang sobrang hangin siya. Parang yung... Katakot to ah. Pumuputok pag inapakan, parang nawala sa timing. Kumbaga ano ba siya, yung pinipilit mong paandarin na wala sa timing, yun, namumutok-mutok. Pero ano siya, tingnan natin kung bakit ganun. Bakit ganun ang... Spark plug yan, sir, no? Hindi. Ulitin ko nga. Start natin, tapos abangan natin, ha. Abangan natin pataas. Oh, may over RPM naman siya, oh. Kaso pag nakababa na, diretso na kahit anong apak mo, ayaw niya. Walang idling. Okay, so tingnan natin yung sensor. Ito, okay na tayo dito. Sensor TPS. Tingnan natin. Tapos, buksan din natin yung ECU. Baka may... Hindi lang natin alam kung may tama. May buksan mo. Shit, 20. Ito yung TPS niya. Yan. TPS, cable, IACB. Nilinis na to, sir, na? Okay. Pati yung body, sir. Pati. Ito, nilinis din, binuksan. Ito, binuksan ko, nilinis ko ulit. Malinis naman? Malinis. Okay. Saan natin? Ito na. Malinis naman siya. Hindi siya gaano madumi. Okay. Balik natin. Yo mga sir, so walang problema ang computer box ni sir. Ayan. Tinignan ulit natin, pinaandar natin. Nakapirmis ako ng apak niyo mga sir. Bibitawan natin. Ayan. Pagbitaw, diretso patay. Ayun, diretso patay. Ang check engine hindi na ilaw. Off, on. Ang check engine umiilaw. Start natin. Yun. Alalay tayo. Check engine na siya. Hmm. Alalay tayo sa apak. Baka kailan ka nagpalit na spark plug, sir? May 1 year na, sir. Kaya hindi ko naman masyadong pinapalit. Hindi masyadong gamit ako. Yan, nakababad lang tayo niyan mga sir. Tinitingnan ko kung kahit nakababad, bumabagsak ba siya ng kusa. Dati sir, pag ibababad mo, bumabagsak. Parang nachochoke. Nachochoke, buk. Hanggang sa bumagsak okay. Ng RPM. Yan, nakababad tayo ng 2,000, bitawan natin. Pero bumabahin mo ulit kung baka kaya pa. Hindi na. Hindi na. Okay, off natin. So, unang procedure yun. Ito yung pangalawa. Na-ilaw ba yung check engine, sir? Oo. Sa unang procedure, yung ginawa natin, mga sir, yan, tinanggal ko muna to. Yung connection ng TPS. Ngayon, saksak natin. Ano, yun yung unang procedure natin. Na binabara natin, na nakabunot. Yan, nakasaksak. Subukan natin. Na, ganun uli. Yan. O, natin susi. Okay. Start natin. Mandar naman. Babara natin. 5,000. Sakto naman. Babad natin ng 2,000. Babaan pa natin. Yun, namamatay. Start ulit. Hindi na namamatay yung check engine niya, sir, ano? Hindi, ano lang yan, i-clear lang. Ah, okay. Nakababad tayo dyan. Napansin ko, tunog palyado. Namumutok-mutok, oh. Pag in-air ko natin,
bumabagsak siya pag naka aircon. Oh, start ulit. Angat. Dagdagan natin ang konting power. Kasi tinitingnan natin kung ang sira nito sa tambot tubarado, hindi mo tuma-overheat ng ganyan. Kaso tinitingnan ko ang gulo 'yon, yung umaangat naman. Okay, off natin 'to, mga sir. Off. On. Tapos raise ka natin. Yan, dito ang gagawin natin, raise kan tapos adapt back. Okay. Back. Okay. Back. 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 Ayan. Clear natin yung fault code. Tingnan natin kung mauubos siya. No fault code. So, ang isa lang sa pinakamalalim na trouble code nito, sira ang TPS ni sir. Subukan lang natin i-adapt muna. Yung hinugot niya? Opo. Sira. Adapt. Natin. Tagal. Yan na. Special function. Pinalinis ko yan. Adapt. Yes. Pag sira ang ECU, magte-test failure to. Yan. It has been completed. Okay. So, buo siya. Hindi siya sira. Ay, start natin. Dapat pag-start, hindi na siya mamatay. Start. Kabiyos. Op, start. Bitaw ang paa. Tingnan natin kung diretso bagsak. Yan ang idle. Yan ang idle. Yan yun. Walang paa. Revolusyon. Isa pa. Shoot. Isa pa. Bitaw. Bitaw natin. Ayan. Idling. Ilan, sir? Nasa 900 lang yan? 9, 8, ganun. Pero ito, mataas ang idle nito, yung mga ganito sasakyan. So, nakita nyo, binunot natin yung TPS wire, tapos sinaksak ulit. Tapos, inirish natin fault code, pa-test drive natin. Kanina, hindi talaga siya gumana. Kahit pa, ano, nakabunot, nakasaksak. Kahit anong paandar natin, apak na accelerator, ayaw talaga niya. Mamatay talaga. Ngayon, buo na siya. Hindi na siya namamatay. Live data ko. I-air ko natin. Oh, sige lang. Live data ko muna yung engine. Engine RPM. Idle. Engine idle. So, wala tayong ibang ginalaw. Power, yun lang tinatawag ng the power of the scanner. Yun lang yun. Yun ang kaya niyang gawin. Kaya gawin ng scanner. Scanner na hindi kayang gawin ng tao. Scanner lang ang pwede makapagawa. Hindi. Ina-adapt yun. Ina-ano niya. Pag i-clear mo yan, pag i-clear mo, walang ginalaman yun. Ganun pa rin yun, pag i-clear mo. Ayan o, idling. So, 808. O, 800 to, mga ganito, matataas to. Ayan o. 810 required. Target idle. 810. Dapat hindi siya tumaas na sobra o bumaba na sobra sa 810 o 800. So, malamig pa kami. Baka abot pa to ng mas mababa pa pag mainit na mamaya. Rev. Yun, walang ano, walang hesitation. Pag inapakan mo kapraso, galit, nandun yung galit. Yan o. Oh. So bakit nagkaganon yan sa niya? Biglang bumagsak. May problema din yung tinanggal niya kanina sa mga nagluluko na? Hindi. Pag nagluluko yun, dapat naka-check engine ka lagi. Okay. Di ba? Wala ka namang check engine. Basahin natin yung misfire kasi may naramdaman akong putok. Wala namang misfire. Pasok siya lahat. Walang misfire. Okay. Okay. Patatakbahin natin to si sir. Alright. Ayos na.
Mga sir, matagal lang hindi napaandar. Naka-aircon na tayo kasi pagka-aircon kanina, namamatay diretso. Ayan na, boy. Patay natin aircon. Patay aircon. Sakto lang idling, buhay aircon. Mataas lang. Taas lang ng konti yan. Naka-aircon na siya. 3 weeks daw pala hindi napaandar. Kaya may putok yung konti, nararamdaman ko. Dahil si mga ipon na gas yun, mga hindi nasunog. Kada on off nito. On off, on off. Yun nangyari. May ipon yung gasolina. Pinipilip yung start yan. Oo, pinipilip to na mayari. Rev natin. Ayan, is mo to. Responsive. Responsive siya. Alright. Okay na to mga sir. Mga sir, inahon namin. Yun ang worry ko sir. Bakit? Bakit ano, biglang nananakbo ko? Tennis drive namin. Yun, nag-trip yun. TPS yun. Ayun mga sir. Nakaikot na kami dito. Magpapatay tayo dyan sir, tapos start ulit. Ayun, wala naman siya. Okay, lahat smooth. Naipatakbo na namin lahat. Okay. Patayin natin dito. Opo. Patay tapos mag-start ulit. Ayun. Wala yun. Ayan. Sakto. Okay, ganda ng idling natin. Off. Okay, off. Yun. Nakapan na. Start. Okay. Rev. Okay, good. Okay, tara na. Yun, tapos na mga sir. So, bumalik na sa dati. Binitawan ni sir, naka-aircon. Balik na sa dati. Takbo na kami ulit. Sa kanina, hindi talaga may takbo. Wala naman ako nakitang sira sa ECU. Ayun, hindi po turkit. Ganyan mga sira, ECU agad. Wiring agad. So, dapat maintindihan talaga yung sakyan kung saan ang tama. Ayun na. Pabalik na kami. Dito kami sa bypass dumaan. Galing kami ng Halang, Kalamba. Ito, pag nilabas mo to rito sa taas, papunta to ng Makiling. Okay, pababa na kami. Tapos na. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.